Napakasarap magpuri sa Panginoon kung ang ating puso lalo na ay handang-handa at malinis at wala mga dalahin na mga mabibigat na bagay. Marami pong mga buhay dapat sana ay tahimik, lalo't nasa Panginoon na, pero hindi pa rin. Para pa rin, sabi ng iba, mala impyerno. The issue of hell either animates or turns people off. Dahil po ang mga katruan tungkol sa hell or impyerno ay talaga naman na dapat aminin na naabuso ng maraming mga relihiyon. Hell has been used and abused by religions to scare, to coerce, and to motivate people into obedience, into submission, and into righteousness, and in that case, it can serve a good purpose. But sadly, some people do not have to die to go to hell because they already live in it here and now. And this is a kind of lifestyle that we do not want to ever experience. Ang atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatan nating the hell in the mind. Heavenly Father, thank you for life. Our God Creator, our Almighty Father, our everlasting God, we praise you today for who you are. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin, sa patuloy niyong pagtangkilik, pagpapatawad, pagbibigay ng mga kailangan namin. Humihingi kami ngayon ng kaliwanagan. Nawa, Panginoon, ay naging katanggap-tanggap sa iyo at patuloy na maging katanggap-tanggap ang pagsamba namin ngayon. Humihiling kami ng payapang puso, tahimik na isip at karunungan nang kami makausap niyo. Magsalita po kayo, aming Diyos. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na daluyan na iyong mga salita. Ngunit kayo lang ang pagmulan ng lahat ng mga ito. Nawa, mapalaya kami, mapalago, mapatibay, at ang iyong kalangitan, ang iyong paraiso, madama, maranasan namin sa buhay na ito. Take over, O God, protect us from all our unrighteousnesses, cleanse us from all our iniquities, and may you also protect us from work of evil men and evil spirits, protect us from ignorance, and we ask you, Lord, let your wisdom liberate us. Walk in our midst, touch our hearts, speak your truth, glorify yourself, and bless us, your people. In the name of Jesus, our Lord, our teacher, we pray. The hell in the mind. Kaya po hindi natin sinabing hell in the mind, magmumukhang imagination lang ang hell. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung hell na ini-imagine, pero merong hell naman na totoo, as we can glean from Scripture. First of all, let's talk about hell as future. Yung darating pa lang na impyerno. Sa Matthew 23:33, ito po ay ipinahiwatig ng Panginoon nung kinakausap niya ang mga bulaan at mga masasamang mga guro. Sabi niya, "You snakes, you brood of vipers, how will you escape being condemned to hell?" So hindi pa sila condemned, pero sabi niya, paano niyo tatakasan na kayo ay maipadala at maparusahan sa impyerno? So hell can mean condemnation in the future. Revelation 20:14-15, talking about the things that are yet to come, "Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire." So ito yung darating pa lang na itatapon sa mga dagat-dagatang apoy ang mga hindi ligtas. So death can also mean hell. Hell can mean second death. That is the hell of the future. In fact, a lot could be said about that. But we like to focus on the hell as now, as it is our topic. Yung impyerno na nandito na, hindi pa man nahuhusgahan, hindi pa man dumarating yung panahon, ay nandiyan na. This is the hell in the mind. And as I have said, not hell is in the mind, because it would trivialize the presence and reality of hell. Pero merong hell na hindi naman dapat nangyayari, pero nangyayari. The hell in the mind. There may be people who are hell-bound because they are not saved, but in their minds, they already live in it now, therefore they suffer twice. Dun sa darating na parusa pa lang, na impyerno pa lang, ay mangyayari pa lang, pero ngayon ay nasa impyerno na rin sila halos, kaya doble ang parusang mararanasan nila ngayon at sa darating pa. Meanwhile, there may be people who may not be hell-bound. In fact, there may be heaven-bound. But in their minds, they already and still live in hell up at the present.
Therefore, though they are heaven-bound, they suffer at least once. They suffer here and now. What is hell as now? What is hell in the mind, and what brings it about? The essence of hell to come, obviously, is the absence of righteousness. Ano po ba yung espiritu? Ano po ba yung laman? Ano ba yung diwa nung darating pa lang na impyerno? Absence of righteousness. Because all those who are righteous or made righteous by faith will not be there. So absence of righteousness, separation from God, that is what the future hell means, and judgment. And what now is the essence of hell-like experience? Yung ngayon, edi lahat din ng essence ng darating pang hell, in fact, kabaligtaran ng heaven. The essence of the hell-like experience today is the opposite of the kingdom of God. Pag gusto natin makilala ang isang bagay, tinitingnan mo yung opposite kung minsan. You compare, you contrast, and you're able to define. So, sa Luke 17:20-21, the Lord talks about one of His favorite subjects. Once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God does not come with your careful observation. Nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is within you." Ang pinakasentrong turo po ng Panginoon is the kingdom of God. Sometimes He calls it the kingdom of heaven. At maraming mga tao, kahit tagal-tagal ng mga mananampalataya, hindi pa nauunawa ano ba yung kingdom of God. Kaya pinagtatanong siya ng mga Pharisees, yung mga eksperto sa mga katuroang relihiyoso, sabihin ganon, kailan ba darating yang kingdom na yan? Nasaan? Kailan? At sabi naman ng Panginoon, aba hindi naman makikita yung kingdom na yan sa inyong kababantay, kamamatyag at kahihintay. Hindi pwedeng sabihin, ayun, nandyan, heto, dumating na. Sabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong kalooban. It is within you. So, it is within a person. And if the kingdom of God can be within a person, therefore its opposite, the kingdom of hell or hell can also be in a person. Ang kaharian ng Diyos ay maaaring nasa kalooban, nasa isip, nasa puso. Therefore, ang impyerno ay maaaring nasa kalooban, nasa isip, nasa puso. This is not to discount the reality of the real kingdom that will come and the real hell that will come. But we're talking about the advanced parties of both heaven and hell, which can be experienced by human beings at present. So what is the essence of hell-like existence? Dominance of sin, dominance of wickedness and evil. Bakit natin pinag-uusapan? Kung yung darating na impyerno ay paghaharian ng kasalanan, kasamaan, paano mo makikilala yung impyernong nandito at nagahari na sa buhay ng iba? Hahanapin mo rin yung kasamaan, kasalanan, at yung mga bagay na baligtad sa kingdom of God, because that will be the kingdom of hell. So, brothers and sisters, let's make a little exercise. Check if these following elements of hell are in your lifestyle today. Remember, our topic is to identify and therefore escape from the hell that is now in people's lives. Revelation 21:8, talking about the kind of people that will go to hell. "But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death." So mayroon ba sa buhay natin ang mga binanggit na yan? Kasi kahit na sabihin mong, ay Kristiyano ako, hindi ako pupunta doon sa hell na darating pa. Pero kung itong mga qualities na ito ng hell na darating pa ay nasa buhay nyo ngayon, therefore, though you may be heaven-bound, you are living in hell-like existence now. The hell that is in the mind, yung impyernong nasa kalooban. 1 Corinthians 3:3, "You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men?"
So isa na naman ito sa hanapin natin. Ano po ang mga katangian o kapintasan ng isang malaimpiyernong buhay? Worldliness, jealousy, quarreling. Nakakita na ba kayo ng bahay na merong nagaharing pagseselos, mga panibugho at pag-aawayan? Hindi ba masasabi niyang impyerno naman bahay ito? Nadidinig niyo yan sa mga taga nakatira doon? Sa bahay na yon. Galatians 5:19-22. The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So ano po ang tinuturing dito na will not inherit the kingdom of God? The easiest reading is it will not inherit the heaven that is yet to come. But the very practical and working reading of this is those who live in it will not have the kingdom of God in their hearts now. The advanced party, that which is in the heart. Siguro po ay masasabi yung bakit pa ulit-ulit. Gusto kong malinaw ito. Dalawang heaven ang pinag-uusapan. Yung heaven na ipinapangakong darating at yung heaven na nasa puso na ng namumuhay sa kalooban ng Diyos. Dalawa ding hell ang pinag-uusapan. Yung darating pa lang na paghahagisan sa kay Satanas at sa lahat ng mga tagasunod niya at yung nasa puso ng tao ngayon na namumuhay sa impluensya ni Satanas. At sabi nga natin, maaari na may Kristiyano bagamat pupunta doon sa langit na ipinapangako, pero ang buhay ngayon parang yung impyernong darating pa. Na hindi man siya matapon doon dahil nananampalataya sa Panginoon, pero dahil hindi lubos ang kanyang pagsunod at may inaalagaan siya mga kasalanan, bagamat siya ay nakatalagang pumunta sa langit, ang buhay niya ngayon mala impyerno. And this is the kind of hell we're talking about now. The hell in the mind. Dahil hindi bagay sa kanino mang anak ng Diyos na patungo sa langit na mabuhay sa mamistulang impyerno dito sa lupa. Because the church is the advanced party of heaven. And in fact, sabi ni Lord, the kingdom is within you. Hindi nyo na kailangang mamatay at hintayin ang second judgment para mapunta sa langit. Pwede na yun ngayon if the kingdom is within you. Meanwhile, meron naman mga tao na hindi na kailangang mamatay at itapon sa impyerno dahil ngayon pa lang mala impyerno na ang buhay. People live in the hell in the mind when their lives are corrupted by the sins that we already mentioned. Ano po ang mga palatandaan that we may be living in the hell that is in the mind? What are the symptoms of hell-like existence? Sa bagay, kung nandun ang sino man, hindi na siguro kailangan pasabihan, alam mo, malaimpyernong buhay mo, dahil alam na niya yon. Pero sabi nga ng matatanda ang paalalay gamot sa taong nakalilimot. Symptoms of hell-like existence, number one is fear. Those who live in the kingdom of God that is in the heart don't live in fear. So kung patuloy ka namumuhay na napakaraming takot, lagi na lang natatakot, kailangan ka makatakas diyan kapatid because that is not what the kingdom of God is all about. Romans 8:15, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. Hindi yan ang ibinigay sa mga anak ng Diyos, kundi kapayapaan. Sabi ni Lord, peace I give to you. My peace I live with you. Isaiah 21:4, my heart falters. Fear makes me tremble. This is hell-like experience. This is hell in the mind. Another symptom of hell-like existence is trouble or lack of peace. Gulo, sigalot, kalituhan. Proverbs 12:21, the wicked have their fill of trouble. Magulo. Kaya hindi bagay sa mga Kristiyano na magulo ang buhay. Sa katunayan na hindi bagay kahit kanino yan, pero sinisira nga ni Satanas ang buhay ng tao, kaya nagkakaroon ng gulo. Kaya ang iba, magtataka ka, ang tagal-tagal ng mga Kristiyano, magkakapatid pa naman mga Kristiyano, tapos ang gulo-gulo nila. Isang buong pamilya, Kristiyano, ang gulo-gulo. O kung hindi man sila magulo sa loob nila,
eh dahil 100% sila nagkakasundo sa mga kamalian nila at nagkukonsintihan sila at nagtatakipan at nagtutulungan. Pero ang gulo ng relasyon nila sa mundo, ang gulo ng relasyon nila sa church, in fact, nakakailang church na sila nang lipat, hindi pa sila matahimik, kasi sisisihin nila lahat ng churches na pinanggalingan nila. Siguro pag nakakamahigit apat ka nang lipat, magsimula ka na mag-isip, baka ikaw na may problema. Ngayon, isa o dalawa, baka nga naghahanap ka talaga lang ng improvement. Pero kung paulit-ulit na yan, mag-isip-isip ka na. At meron pong mga pamilya, mga kapatid, tahimik sila sa loob ng pamilya kasi nagkakasundo sila sa kanilang mga kasalanan. Pero ang gulo ng relasyon nila sa ibang mga pamilya, sa ibang mga kamag-anak, at sa ibang tao sa paligid. Napakarami ko na pong nakitang pamilya na 100% ang unity nila sa kasamaan. Talagang mga konsentrador sa isa't isa, takipan, may mutual admiration society, hangang-hanga sa isa't isa. And the family members can never do wrong. Laging tama, laging may excuse. It's always somebody else outside of the family who is wrong. Pero makikita nyo rin, ano ang relasyon nila sa overall community? Kung magulo, you know that it is hell-like existence. Another symptom of hell-like existence is meaninglessness. Yung walang nagawa sa buhay. Pagkasama mo, oh, kumusta ka? Eto, bored. Kumusta ang buhay? Boring. Walang katuturan. Pagka umaga, gusto nang gumabi. At paggabi, gusto namang umaga. Araw-araw, ganun na lang. Walang katuturan. Samantalang ang dami ipinapagawang mabuti ng Diyos, kulang na kulang ang panahon ng mga taong talagang lubos na gustong matuto, ang daming pwedeng pag-aralan, ang daming librong dapat basahin, ang daming kantang dapat kantahin, ang daming kabutihang dapat gawin, pero may mga taong walang magawa. Ecclesiastes 2:17, "So I hated life because the work that is done under the sun was grievous to me." All of it is meaningless, a chasing after the wind. Isang realization ni Solomon, napakaraming bagay walang katuturan. Ngayon, dalawang bagay po ang maging meaningless. Maaari natin i-considera, meaningless one, yung walang katuturan ng mga bagay one, ay yung meaningful to the world, but meaningless to the spirit. Maaari yan ang tinutukoy ni Solomon. Kasi marami naman siyang ginawa. Sabi niya, gumawa ako, nag-green revolution ako. I planted gardens and vineyards. I built houses. You know, nagbasa ako, nag-aral ako, meaningless. So ang meaningless niya, ibig sabihin, meaningless doon sa kabilang daigdig, meaningless sa espiritu, pero maring meaningful sa mundo. Marami namang meaningful sa mundo na walang katuturan sa spirit eh. Halos lahat ng contest, pabilisang tumakbo, halimbawa, pataasang tumalon, actually, mahalaga sa mundo, lumusog ka, maging mabilis ka at may magawa ka, pero in eternity and in the spiritual realm, wala naman talaga. So yun ang maaaring sinasabi ni Solomon, meaningless number one. Then meron pa pong meaningless number two. Yung wala ng katuturan sa spiritual world, wala pa rin katuturan kahit sa physical world. Talagang walang kakwenta-kwenta. And ito, isang hell-like experience na yung buhay mo, walang kakwenta-kwenta, wala ka malang nagawa na mabuti, kahit man lang sa mundo, lalo namang wala doon sa kabilang daigdig. It is a symptom. Do we have a feeling of meaninglessness? Parang walang katuturan ng ating buhay? That's not the way to live. You are not on the right side of the fence if that is what you think about your life. Hindi naman tayo nagsasalita para mangusig. Gusto lang nating suriin ang ating kalagayan at nang makapunta tayo sa manggagamot ang Panginoong Yesus at nang maitama kung ano man ang kulang at mali sa ating pamumuhay. Another symptom of hell-like experience is anger. Lagi ka na lang galit. Hindi mo pwedeng masabi, kapatid, that the kingdom of God is within you kung lagi kang nakasimangot, laging kumukulo ang iyong dugo, walang kakwenta-kwentang bagay, nagmumukha kang halimaw sa galit, huwag mo sasabihin, the kingdom of God is within me. Eh, maraming Christian ganyan, heaven-bound but living in hell today. 2 Corinthians 12:20, "For I am afraid," sabi ni Paul sa kanyang mga disipulo at mga alagad, "that when I come, I may not find you as I want you to be. And you may not find me as you want me to be. I fear that there may be quarreling, jealousy, outbursts of anger, factions, slander, gossip, arrogance, and disorder." So this is living in hell, in the mind. Si Paul,
Palibhasa't ibinigay niya ang buhay niya sa ministry. Palibhasa't ang lahat-lahat ng alam niya, kaya niya, ay binigay niya sa kanyang mga alagad at mga nadala sa Panginoon. Kaya ganon din ang demand niya. Sabi niya, alam niyo, nag-aalala ko na kung datnan ko kayo, eh hindi ko datnan ang inaasahan ko, kaya tuloy, ang makita niyo rin sa akin, eh yung hindi niyo inaasahan. Baka inaakala niyo, darating ako para kayo arugain at bigyan ng ginhawa. Hindi, hahagupitin ko kayo ang lahat. Sabi niya ganon, ko ang aabutan ko ay mali. Ganon ang klase ng spiritual fatherhood nitong si Paul eh. Sabi niya, shall I come to you with the whip or with love? Pumili kayo. Latigo bang dadaling ko sa inyo o himas at pag-ibig? Sabi niya, dahil nababalitaan ko na ang nangyayari sa inyo, quarreling, jealousy, outbursts of anger, factions, slander, gossip, arrogance, disorder. And he was talking to the church. Kaya nakikita niyo po na maaaring madaya kahit nasa loob na ng church at mamuhay pa sa ganito. Mga kababaihan na walang ginawa kundi magchismisan against each other. Maggrupo-grupo, magfaction-faction. Mga kalalakihan din, may mga lalaki ding chismoso. Pangkat-pangkat, grupo-grupo, away-away, pintasan ng pintasan, siraan ng siraan. Sabi ni Paul, nawa, hindi ganyan ang abutan ko dahil makikita niyo yung hinahanap niyo sa akin. Sabi niya gano'n, living like unbelievers. Another symptom of hell-like experience and life is misery, loneliness, sadness. Ngayon, hindi naman po yung lungkot na parang dumapo lang at dumaang hangin dahil dumadaan sa lahat ng tao yan. Pamisa-misang naiinip, pamisa-misang nalulungkot. Hindi yan ang pinag-uusapan natin, kundi yung buhay na more often than not malungkot, matamlay, walang sigla. Hindi yan ang kingdom of God. Symptom yan that you may be living in the hell that is in the mind. Kasama na dyan yung mga depression. Psalm 31, 9-10. Be merciful to me, O Lord, for I am in distress. My eyes grow weak with sorrow, my soul and my body with grief. My life is consumed by anguish, and my years by groaning. My strength fails because of my affliction, and my bones grow weak. Ito yung uri ng loneliness na sobra naman. Halos ikamatay na lungkot. Ngayon, yung pamisa-misang lungkot, huwag yan ang inyong katakutan. Ang nangyayari talaga yon. In fact, there is a kind of loneliness that one encounters on the way to happiness. Meron talaga mga uri ng lungkot at hirap na kailangang daanan mo dahil patungo ka sa tunay na kaligayahan, nilalampasan mo yon kasama. Pero hindi naman yung araw-araw na lang at kay tagal-tagal, ang haba-haba na gano'n ang iyong kalagayan. It is not the kingdom of God. Kanina po ay sinamon ko tayong lahat na suriin kung nasa buhay natin yung mga elements na yan, yung mga estado na yan. At kung nakita natin na yes, nandun nga, o at least parts of those things, then we should go out of it. What is the way out of hell in the mind? Paano natatakasan, natatalikuran, naiwawaksi, nawawasak itong impyernong nasa kalooban ng tao? Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. If hell can be in the mind, the best way to address it is by addressing the mind. Kung ang impyernong ito ay maring nasa kalooban ng tao, ang pinakamabuting paraan para ito'y puksain ay harapin at ayusin ang kalooban. Mabuti na lang, nandun lang siya kasi kaya natin dahil nasa kalooban natin. Ang hindi mo kayang kontrolin, yung impyernong malaking darating talaga, hindi mo naman yun hawak. Pero yung impyernong dahil lang sa paraan ng pag-iisip, sa iyong ugali, sa iyong pamumuhay, kaya nagiging impyerno tuloy, then pwedeng baguhin yan. Because it is within us. How do we get out of hell in the mind? Defy the thought patterns of this world. Kailangan salungatin ang paraan ng pag-iisip ng makamundong sanglibutan na ito.
defy the thought patterns of your old self. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. So dapat ang salungatin, puksain, talikuran, burahin ang dating paraan ng pag-iisip. Ang dating paraan ng pamumuhay. Renew your mind. Baguhin ang pag-iisip. Change the way you think. And as we change the way we think, that process leads to transformation. Kaya napakahalaga po sa pagbabago ng tao, mga kapatid. Hindi lang pag-aaral, bagamat mahalaga. Kasi naman pag-aaral, ano ba sasabihin yan? Sasabihin sa'yo tama at mali. Di ba alam na natin yan? Hindi naman yung malaman mo ang tama at mali, eh, magbabago ka eh. Kasi ang dami ng tao, alam yung tama at mali, eh, hindi pa rin nagbabago. Merong isang paraan na nais ko pong imungkahi para talagang patuloy at mabilis at mabisang magbago ang paraan ng ating pag-iisip. Pray. Pray a lot. Maybe I should say meditate a lot. Dahil ang sabi naman ng Panginoon, your Heavenly Father knows what you need before you ask Him. So anong ginagawa ng Panginoong Jesus? Kung minsan magdamag na nananalangin, eh alam na pala ng Ama kung anong kailangan niya. Minsan maghapon, hanggang hanapin na siya ng mga tao, nandun siya sa isang malayo, tahimik na lugar, ang tagal-tagal niyang nananalangin. I suspect that the Lord was meditating as a form of prayer. And you know, there is a discovery featured by Time Magazine sa January 23, 2006 issue tungkol sa utak ng tao. At sinabi doon, daily meditations physically transform the cerebral cortex. It's a part of the brain that determines intelligence and personality, the interpretation of sensory impulses, motor function, yung paggalaw ng ating katawan, planning and organization, lahat ng yan ay kinokontrol ng cerebral cortex. Sabi po nung pag-aaral na i-feature sa Time Magazine, yung araw-araw na pag-meditate, nababago niya yung thickness of the cerebral cortex. Can you imagine that? So, hindi lang sa knowledge, hindi lamang sa awareness of what is right and what is wrong, but on meditating on it. Kaya ang sabi sa Psalm, I meditate on your law day and night. To learn to just be silent, to be still in the presence of the Lord, focus on God, focus on the wonderful deeds of God, on His law, to the point that you can say, how beautiful are your laws, O God, because I ponder them. Napakahalaga yung meditation. Pag ninilay-nilay, pag mumuni-muni, pag bubulay-bulay, at natitiyak ko na sa iba pa mga languages ng Pilipinas, meron tayong equivalent na words. Nung araw po, at hanggang ngayon din naman, pero pakonti na lang pakonti, napakalaki ng paratang ng mga Kastila na mga Pilipino daw ay tamad. Katatamad. Sabi nila, dahil lagi nilang nakikitang nasa duyan, uugoy-ugoy sa duyan. Bata pa lang, inuugoy-ugoy sa duyan. Paglaki na, ibang duyan naman, uugoy-ugoy pa rin. At pag matanda na, doon sa silyon o sa tumba-tumba, uugoy-ugoy pa rin. Sabi ng mga Kastila, katatamad na lahi ito, laging uugoy-ugoy. Ang hindi nila nabatid, at hindi batid ng maraming Pilipino ngayon, na sa pag-ugoy-ugoy sa duyan, sa pag-ugoy-ugoy sa silyon, dumarating ang isip sa relaxed state na nakakapag-muni-muni, nakakapag-bulay-bulay. Sabi ngayon ng maraming makabagong pag-aaral, the art of doing nothing. Nasabi nila, kaya nawawala na ang values ng mga tao, yung strength ng kanilang personalidad, yung kanilang espiritualidad, because they're always busy. Their mind is always working on some objective and some conscious process. But science now, again, confirms that the mind is to be lulled into relaxation so that it can work what it has been designed to do, and that is to transcend the physical world, in fact, to be in the kingdom of God. Kaya nakikita niyo po ang mga matatanda natin nung araw, kahit hindi masasabing nakapag-aral sa mga formal schools, ang tatalino. May mga suliranin ka, pupunta ka sa kanila at bibigyan ka nila ng napakagagaling na mga payo at mga mahuhusay na mga pananalita.
kabubulay-bulay, kamumuni-muni. Kaya sabi ko nga, dapat ibalik sa mga bahay ng mga Pilipino ang duyan, ang silyon. Para may mga panahon na uugoy-ugoy ka lang doon at nang makapanariwang yung pag-iisip at muli makipagniigang yung espiritu doon sa espiritu ng lumikha sa atin, ng ating Diyos. Not to be always filled with intellectual pursuits. Paano magkakaroon ng pagbubulay-bulay at pagmumuni-muni ang mga tao ngayon? Paggising pa lamang, bukas na ang TV o radyo. Kahit na hindi nanonood, naghuhugas ng plato, nagluluto, may TV'ng umaandar, kaya napupuno ang kanyang utak ng kung ano-anong mga bagay. Wala siyang panahon na maging empty enough para tumanggap ng munti at mahinang tinig mula sa daigdig ng Espiritu, mula sa Panginoon natin. Tapos may mga nakasaksak pa sa tenga ng mga makikinig. At ang cellphone kahit sa banyo, dala-dala. Hindi na tayo makapag-isip ng tuloy-tuloy at makapanahimik ng tuloy-tuloy dahil lagi nagri-ring ang telepono, nagri-ring ang cellphone, laging may nadidinig, may tugtog, punong-puno ng kalat ang ating utak. Kaya sa dinami-rami ng information na alam ng panahon na ito, this generation has not produced a philosopher. We may be well-informed, but it doesn't mean that we are becoming wiser. To know pieces of information is a far, far cry from being wise. So we may be knowledgeable, we may be informed, but are we wise? So the lulls, these corridors of silence are important in our lives so that we can be renewed. Remember the Lord, how He prayed, how He meditated. Hinahanap siya lagi ng mga tao, pero nandun siya sa malayo, at siya ay nananalangin. Sapagkat kung hindi siya lalayo, hindi na siya magkakaroon ng kapayapaan, lagi siyang guguluhin. Eh ang lakas niya, ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki ng kinalaman doon sa kanyang pananahimik sa presensya ng Diyos Ama. Isang bagay na dapat nating tularan. Another way out of this hell in the mind is to change your ways, your lifestyle. We have to change our ways and our lifestyles. Ephesians 4:22-24. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Imagine what these verses are saying. Sabi, tinuruan na kayo na hubarin nyo na yung dati nyong pagkatao na lagi nang pinarurumi ng mga mapandayang mga hangarin at kagustuhan. At nang ngayon kayo mapaging bago, bagong mga pag-iisip, bagong kalooban. At isuot ninyo, tanggapin ninyo loob ng pakaloob-loobin at dibdibin nyo ang inyong bagong pagkatao na nilikha kawangis ng Diyos. So meron tayong dating pagkatao at meron tayong bagong pagkataong nilikha at kawangis ng Diyos. We must have less and less of the old self so that we can have more and more of the new self. Because the law of impenetrability tells you that only one thing occupies one place at one time. So if your old self is given a big space in your heart, sa inyong kalooban, ang liit ng natira para sa inyong new self. The old self has to be pushed out so that you will have more and more space for the new self. The old self that makes you live in hell-like existence must be retired. And the new self that brings in the kingdom of God into your heart must be given more and more space. So two forms of realities, at least, confront us right now, the physical and the actual, in the body, in the flesh, then the spiritual and the virtual, that which is in the mind. Avoid hell that is physical. You can do that by accepting Jesus as Savior and Lord, by obeying God and living in the will of God, our Father, our Creator. Then you avoid hell that is physical. But now, you avoid the kind of hell that is in the mind also.
And you can control that. Discipline your mind. Cleanse your mind. And keep your mind a holy ground for God. Remove what is hell-like in your mind, and you will remove it in your life, because you are what you think, and you are how you think. Kaya ang paraan ng pag-iisip ang unang babaguhin, sabi, be transformed. How? By the renewing of your mind. Ang pagbabago ay mangyayari lang pag nagbagong loob. Kailangan palitan ng pag-iisip, ang ugali, ang mga pamamaraan. And enjoy a life of peace. Enjoy heaven on earth while you are still waiting for the real heaven to come down to earth. Enjoy heaven's advanced presence. Hindi yung nasa Panginoon na tayo, meron pang landing rights si Satanas sa ating puso. Kailangan siyang mawala. Kailangan maging totoo na tayo para sa Diyos lamang. Aming Diyos, humihingi po kami ng dagdag pang karunungan ng lubos naming maunawa. Itong bagay na ito, itong paksang ito, na sinisikap naming unawain. Sa ginawa naming pagsusuri, Panginoon, ipakita mo sa amin kung ano kami, saan kami nakatayo. Unang-una, baka meron sa aming talagang patungo sa hell because they are not yet saved. Paunawa mo sa amin, Panginoon, na kailangan kaming sumuko sa inyo, O Diyos. Tanggapin kayo sa aming puso at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Kung meron naman sa aming kalagitnaan na talagang anak nyo na, pero ang buhay magulo, ang buhay puto ng takot o kaya walang kahulugan, turuan mo kami na isuko ang aming isip, ang aming paraan ng pamumuhay at ang aming kalooban, at na sa ganon we may not live in hell today. Kumilos po kayo, Panginoon. Nakikita niyo ang puso ng bawat isa. Sino man ang nabubuhay sa sobrang gulo, o kaya lungkot, o kaya hirap, today, O God, is your day of salvation, not for our eternal security, but for our security here on earth. Move in our midst, mga kapatid. Kung sino man sa inyo ang nagsasabing, ang gulo-gulo, parang hell ang buhay ko, o kaya parang hindi ko naman maranasan yung heaven-like kingdom of God in the heart, I like to pray for you right now. Join me in prayer. Let's be united. When two or three are united in the Lord's name, He is there in their midst and He listens. Panginoon, dinadalangin po namin ngayon ang mga kapatid, ang mga kaibigan namin at mga panauhing narito at nakikinig sa mensahe. Sino man sa amin, Panginoon, ang pinaghaharian ng gulo ang buhay, pinaghaharian ng takot o kaya ng kawalang kabuluhan, walang kapayapaan, punong-puno ng mga away, punong-puno ng takot at mga pangamba, hipuin niyo ang puso ng taong ito, Panginoon. Muli kayo magpakilala, O Diyos, kung sino kayo. And in the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away the influence and presence of evil in these people's hearts that you, O God, know. In the name of Jesus, we apportion this blessing to all of those who need it and have faith in the Lord. Receive the peace that can come only from God. Receive the correction, the power that can come only from our God Creator, our God in heaven. And live in peace, not in hell. Panginoon, itong mga kapatid naman na ngayon, tumatamasa na naman payapa at matahimik na buhay sa kabila ng maraming gulo at pagsubok sa mundo, buong himala niyo, Panginoon, na pinagpaparamdaman ng inyong kapangyarihan at may kapayapaan, may kagalakan, may katuwaan. Sa kabila ng maraming dahilan na pwede malungkot, matakot, magulo at magreklamo, ay kapayapaan pa rin ang naghahari. Salamat po, Panginoon. Ito isang himala na tanging sa inyo lang maaari magmula. Ang himala nawa ito, Panginoon, na nadadama ng mga kapatid ngayon, madama din ng hindi pa nakararanas nito. Hipuin niyo po ang aming puso ng inyong kapangyarihan, ng inyong liwanag. Mga kapatid, manalangin tayo ng mataimtim, mapayapa, tahimik sa ating mga kinalalagyan. Kung tahimik ang inyong buhay, magpasalamat kayo sa Panginoon. Ipanalangin niyo rin ang mga hindi matahimik.
ilapit nyo sila sa Panginoon ngayon. Lalo mga taong kilala nyo talaga, ilapit nyo sila na magkaroon ng kaliwanagan. Mabuksan ang isip at nang mapasok ng Espiritu ng Diyos ayon na rin sa pagpayag at pag-anyaya ng mga taong ito. Ipanalangin nyo rin na mabuksan ang isip ng mga nadidimlan, naguguluhan, nang makita nila kung saan nagmumula ang mga suliranin at gulo ng kanilang buhay, ito ay pagkawalay sa Diyos at pakikipagkasundo kay Satanas. Idalangin nyo, lalo ang mga kilala nyo, na magkaroon ng kaliwanagan. At patuloy nating idalangin ng mga kapatid nating narito, na bagamat patugo sa langit, ang buhay ngayon ay malayo-malayo sa pagiging langit, ituro ng Panginoon ang mga pagbabago sa pag-iisip. Mga kapatid, ang langit na nasa ating puso, ang kaharian ng Diyos na nasa ating kalooban, ay hindi umaasa sa mga panglabas na mga bagay na langit ang ating nararanasan kung may pera tayo, kung magaling tayo, kung wala tayong sakit, kung maayos ang lahat, kundi ang langit na ito nandyan sa kabila ng lahat ng gulo ng mundo. Sapagkat mayroong espasyo sa loob ng ating puso na para sa Diyos, nag-ahari siya doon at nakapananaig siya sa lahat ng gulo na talaga namang nasa paligid din natin. Manalangin tayo, magpasalamat, lumapit ang Diyos kasama natin ngayon. May the heaven that is available here on earth be enjoyed by everybody as we surrender our lives to the Lord. Stay and remain in the spirit of silent prayer.